Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans chapter 5 verse 2. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hebrews chapter 8 verse 6. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila dahil siya'y tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo dahil sa kanya ay nakasasagot tayo ng amen para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Remember these truths when you pray. Unang-una po, dapat maunawaan natin na meron na po tayong access to the unlimited grace of God. Pangalawa po, Christ is available for us every time we pray. Siya po yung ating great high priest who has gone to the heavens, ever living to make intercessions for us, sabi sa Hebrews chapter 7, verse 25. At higit sa lahat, sa pamamagitan po niya, lahat po ng pangako ng Diyos, all the promises of God are yes and amen. We can agree to the word of God at habang nananalangin po tayo, sambitin po natin ito, i-confess po natin ito sa ating pananalangin, si Jesus po ay nagbibigay ng guarantee na tutugunin po ng Ama yung ating mga panalangin, sabi po sa John chapter 16 verse 23. So unang-una po, isa-isahin natin. Meron po tayong access to the grace of God. Ibig sabihin po, sa panahon po nang meron po tayong problema, sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, lumapit lamang po tayo sa Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 14, at masusumpungan po natin yung habag at kalinga, mercy and grace. Para saan po ba mercy? Yung mercy po ay pagka tayo po'y nagkamali at nagkulang po sa Panginoon. Sabi ng Biblia, tayo na papatawad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung grace naman po, kalakasan po sa panahon na tayo po'y nangangailangan ng tulong ng Diyos. At higit sa lahat, masusumpungan natin yung kayamanan ng Diyos sa pamamagitan po ng paglapit natin sa trono ng habag at biyaya. So ibig sabihin po, tatlong bagay po yun, ano? Makikita natin na ang Diyos, nagpapatawad siya, nililinis siya tayo sa ating mga kasalanan kung tayo nagkakamali. Yun po yung mercy niya. Pangalawa, nagbibigay siya ng tulong, lakas sa atin kung tayo po'y nanghihina at nangangailangan ng kalakasan. Ang huli po, inaabot niya po lahat ng areas ng ating pangangailangan. Yun po ang kayang gawin po ng biyaya ng Diyos. Abutin all the areas of our lives. Kaya ibig sabihin po, merong grace available for every need that we have. Panghuli po, maintindihan natin na we can always agree with the Word of God every time we pray and claim the promises of God. Yun po sinasabi ng John chapter 15, verse 7. At tuwing mananalangin daw po tayo, kailangan po isasalig po natin sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang salita. At sabi po rito sa Hebrews chapter 8, verse 6, tayo daw po may mga maiinam na pangakong pwede pang panghawakan. Ibig sabihin kung ano po yung mga pangakong available noon sa Old Testament, sa panahon natin ngayon sa New Testament, ay mas marami pang maiinam na pangako na pwede pa nating panghawakan. Promises for our salvation, deliverance, health, healing, and even provision, protection, naririyan po yan. Kailangan lamang po nating i-claim po yan. At ang sabi, as we agree, all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. Kaya napakahalaga po na unawain muna natin yung sinasabi ng salita ng Diyos bago po tayo magpipray. Kasi tuwing nagpipray po tayo, dapat po nakasalalay po lahat yan sa mga pangako ng Diyos na pwede po nating panghawakan. So tandaan po natin yung tatlong bagay na yan. Ano po? We have access to the unlimited grace and mercy of God. Number two po, Christ is always available to help us. Pangatlo po, dapat makita natin na we must agree to the Word of God so that we can say Amen to the glory of God the Father. So again, to si Pastor Jojo nagpapaalala, upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning!